isang araw nang may nakasalubong na maganda. Halin na dalaga na akala ko diwata at di makapaniwala sapagkat talagang maganda ang kanyang mukha. Katawan tulala sa perpektong hubog na balakang at malamang magkabila na dulo ay merong mga ulong minuminutong nag-aabang sa iyong mga habang ako'y nakatingin hanggang sa gusto ko na lang rin na tumigil. Sa'yo ay nagkatama at hindi ko napigilan na sumamat na pilitan kasundan ng palihim sa lugar ko saan medyo manilim at nagulat may magulang nagurang na dumating. Ako ay nagtaka, hala ko kanyang ama yung pala tagabili ng mga dalaga birhen. Malakas ang dating nakasalamin at mukhang mamahalin mga gamit na suot at ibang klase ang atake at galawan sa babae. Siya'y matandang mayaman na mapusok at pinasok sa loob ng gusali na kulob at halos lahat ng tao dito'y nagpapaputok. At ako ay nalungkot sa nangyari kasunod sa lala ng kaba ako'y napapalunok. Kaya naman sinubok ang sundan kahit na maulan sa kaman mapunta. Gusto sana kitang kausapin kaso nga lang nakita kita nang galing sa gusali na pula. Ika'y lumabas, lumuluha ang mata dahil buhay may punong-puno na lungkot at kaba. Bakas sa iyong mukha na palagi tulala at di makapaniwala na ikaw ba talaga ang dating nakilalang dalaga na parating nakangiti at masaya. Kapalaran mo'y sumasabay na lamang sa hangin. Di alam ang gagawin kaya bigla ka nagpasya na umalis. Tumayo, unti-unti ka nagtago at sa iyong pagdadapa hindi ka tumayo. Nagpatalo ka sa hamon ng kahapon at hindi ka nakabangon. Kaya ngayon ikaw ay nabigo. Imbis na labanan mo ang buhay na mapagbiro. Mabilis na tumalikod at hindi ka kumipo. Kahit mintis na ang lahat tinitiis mo sapagkat malay dapis na sa balat. Pero nilalabanan mo ang mga malakit na nakaharang sa harapan. At kahit lakarin mo ang hindi tama na daan ay handa mo tong lusungin. Lahat ay papasukin, gagawa mo to ng paraan. Kahit bilang bayaran, nakipagsipalaran at itong trabaho mo ay ayaw mong pakawalan. At bigla naramdaman, makalipas ilang buwan parang may bumubuo sa harapan ng katawan. At nang malaman na nagdadalang tao pinagbigay alam sa gurang niya na amo. Ngunit siya pinagkain sapagkat isa lamang siya sa kabit na hindi pinagdadamit pag nasa kwarto. Sa halip na mag-isip, dahan-dahan lumabo. Isang saglit na halik sa dala niyang rosaryo. Di kinaya ang hapi, siya ay nagmamadali na umakit sa gusali na wala man ang plano. Di kayang yakapin ang sarili pagkat nabahiran na dungis malinis na balat. Pasensya kung wala akong nakuna na tulong pero handa akong tumulong kaso huli na pala ang lahat.